taasan, siya'y papulihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ang maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ang Assyria, ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alupista ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos na mga bansang yaon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib,
para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaías ay nagpasugo kay Ezequias at ipinasabi ang ganito. Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling anak ng babae nitong Jerusalem. May natirang nagmumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninibe si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man sa buong daigdig. Ang dakila ay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Haleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lamang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ay bahagi ng tinatawag na Sermon sa Bundok. At narinig natin, meron pa itong tatlong bahagi, tatlong katuruan ng ating Panginoon na hindi naman talaga related sa isa't isa. Narinig natin yung una, sinabi niya, "Huwag niyong ibigay ang banal na bagay sa aso at huwag ibigay ang inyong perla sa baboy." Doon naman sa pangalawa, narinig natin yung golden rule. Gawin mo sa iyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. At pangatlo, sinabi niya, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat sa maluwag na daan pumupunta ang marami, ngunit walang buhay doon, pero sa maliit na daan, sa makitid na daan, kakaunti lang ang nakasusumpong, ngunit nandoon ang buhay." Pero ang tatlong ito ay magkakaiba. Pero siguro, kung susubukan natin i-summarize ito sa isang bagay, sa isang salita, iyon ay ang salitang ingat o ingatan. Unang-una, sinabi ni Jesus, "Huwag niyong ibigay ang bagay na banal sa aso at huwag niyong ibigay ang perlas sa baboy." Ginamit ng ating Panginoon na example itong aso at yung baboy dahil sa kultura at pananampalatayang Hudyo, ang aso at baboy ay mga hayop na itinuturing na madumi. Pero kung titignan natin, kung iisipin at pagninilayan natin, pwede nating sabihin na mag-ingat ka. Mag-ingat ka o ingatan mo ang iyong pananampalataya at ang iyong sarili. Na ibig sabihin, ano ba yung mga bagay na banal? Huwag mong ibibigay sa aso. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya, ingatan natin at huwag natin masyadong i-expose sa mga tao na hindi naman naniniwala. Kasi may mga bagay sa ating pananampalataya na hindi naman alam at hindi maiintindihan ng ibang hindi nananampalataya. Huwag na tayong lumayo. Tayo bilang mga depoto ng Jesus Nazareno, may mga bagay na ginagawa tayo na hindi naman naiintindihan ng mga hindi deboto, ng mga hindi nananampalataya. Katulad ng paghipo natin sa imahe ng mahal na Jesus Nazareno, katulad ng pagdedebosyon natin sa mahal na Jesus Nazareno, hindi naman lahat nakakaintindi niyan. At kung isasabihin natin ito,
kung ibabahagi natin ito sa mga tao na sarado ang isip, sa mga tao na walang pananampalataya, hindi naman nila tatanggapin iyon. Minsan nga pagtatawanan pa tayo, minsan kukutsain pa tayo, at minsan pagbibintangan pa tayo na sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil hindi naman nila naiintindihan. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon, huwag mong ibibigay ang bagay na banal sa aso. Na ibig sabihin, huwag natin masyadong ibabahagi ang mga bagay sa pananampalataya natin sa mga tao na hindi naman nakakaintindi, sa mga tao na sarado naman ang isipan. Diba? Ganito sa ganitong paraan, minsan, naaakay yung mga kapatid nating Katoliko sa ibang relihiyon. Kasi dahil hindi masyadong naiintindihan ng pananampalataya, hindi masyadong nakikilala ang ating pinaniniwalaan, nag-e-engage doon sa mga tao na ang pakay naman talaga ay hindi maintindihan ng pananampalataya natin, kundi ilayo tayo sa pananampalataya natin. Kaya ang paalala sa atin, ingatan ang ating pananampalataya at huwag itong masyadong i-expose, huwag masyadong ibahagi sa mga tao na hindi naman talaga naniniwala. Dahil ang gagawin doon, lalapain lang tayo, babalingan lang tayo, katulad ng ginagawa ng mga asong gubat. In the same way, ingatan natin ang ating sariling buhay. Ano ba yung perlas natin? Sabi dito ng ating Panginoon, huwag mong ibigay ang perlas sa baboy. At ano yung perlas natin? Yung mga bagay na mahalaga sa atin. At ano yung mga bagay na mahalaga sa atin? Bukod sa mga bagay, sa mga specific na bagay na pinahahalagahan natin, ang bagay na mahalaga sa atin ay yung sarili nating buhay, yung sarili nating kwento, yung mga iniingatan nating sekreto. Meaning, ingatan natin o mag-ingat tayo sa pagbabahagi ng mga sarili nating kwento, ng mga sekreto natin. Ingat sa mga pinagsasabihan natin. Dahil may mga tao na kahit iniingatan natin yung mga sekreto natin, yung buhay natin, yung kwento natin, pag binahagi na natin yan, pwedeng hindi nila ingatan. Pwedeng gawin pa tayong subject ng chismisan, subject ng kwentuhan. Kaya ang paalala sa atin, ingatan din natin ang sarili nating buhay. Ingatan natin ang sarili nating kwento. At baka naibibigay na natin yung ating perlas sa mga baboy. At ang paalala din sa atin, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. At ito yung golden rule na sinasabi sa atin. Gawin sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. Napakasimple lamang. Pero sa huling paalala ng ating Panginoon, pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Pero mahirap ang daan o makipot ang daan patungo sa buhay. Ibig sabihin, ang daan patungo sa buhay ay hindi madali. Pero ang totoo niyan, sa buhay natin, wala naman talagang madali. Sa buhay natin, ang katotohanan, wala naman talagang madali. At walang madali kung gagawin natin ng tama ang lahat ng bagay. Kasi di ba, kung susundin lang natin yung ating kalayaan, kung gagawin lang natin lagi yung gusto natin, kahit may naaapakan tayong tao, kahit hindi natin nasusunod ang Diyos, kahit hindi natin nasusunod ang utos ng Diyos, di ba? Madali ang buhay. Para kang naglalakad sa maluwag na daan. Wala kang iniinda. Wala kang pinapansin. Pero kung sinusunod natin ang utos ng Diyos, kung sinusunod natin ang pag-iingat sa ating kapwa,
talagang magiging makipot ang ating daan. Pero ang paalala sa atin, ang makipot na daan patungo sa buhay. Kaya nga, hindi madali. At kapag ka ang isang bagay hindi madali, saka natin kailangan ang pananampalataya. At sa isang tao na lumalakad sa makipot na daan, ay ang isang tao na merong pananampalataya. Ang isang tao na merong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Dahil sa isang Kristiyano na merong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, kasama ng malasakit sa kapwa, ang makipot na daan, ang makipot na pinto ay mas nagiging madaling tahakin. Mas nagiging madali ang landas patungo sa buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa na may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhayin mo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Amang nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang itain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at ang papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, manatag ka, maging matiyaga, maghintay sa Kanya, huwag mong kaingitan ang bumiginhawa sa likong paraan, umundad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan.
announcement. Mabibili pa rin po ang official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na sumasamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at pagpagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhatin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhatin ka namin.